Magandang araw po sa lahat. Andito na lang po ulit ako, si Rob, para sa AC and Refrigeration Works. Ngayon po ay pag-uusapan natin ay tungkol sa paglilinis ng split AC. So itong isi-share ko sa inyo na paglilinis ng split AC, ito yung pinakasimple na paraan ng paglilinis ng split AC na kahit po si ate or si nanay kayang gawin or si kuya. So napakadali lang po nito. Kailan ba natin dapat linisan yung split AC? So usually po every 6 months mas maganda kung malinisan nyo yung split AC nyo para hindi magkaroon ng mga molds or ama, game blower at saka po yung catch pan, yung dinadaanan ng tubig, no? Tsaka para rin maiwasan yung pagtutulo, no? Ito po yung kadalasang problema ng split AC. Lalo na po sa panahon ng mataas ang humidity, so palagi po 'yan. Palagi po yung mga tulo ng split AC. Kaya ito, papakita ko sa inyo isang madaling paraan na hindi na po natin babaklasin yung split AC. Kahit po nakakabit lang siya sa wall, eh malilinisan niyo. Okay? Una po natin gagawin, eh i-off muna natin yung switch ng split AC. At pagkatapos, i-check natin yung split AC natin. Kung madumi na ba. Yan. Tingnan natin yung pinaka... Ayan, kung makikita nyo, marami siyang mga itim-itim. Ay, mga itim-itim sa loob. Ayan. So, yan, pinaghalo yan ng mga molds at saka alikabok, no? Na namumuo dun sa blower. So, kapag hindi natin nalilinisan, yan ay magsisirculate sa loob ng kwarto natin. Ikot-ikot lang yan. Okay, pagkatapos, check din natin yung pinaka-filter niya. So dito meron yung mga lock sa gilid, no? So tatanggalin lang natin yung mga lock. Ayan. So pag natanggal na natin yung lock, so bukas lang natin. Ayan. So pag nabuksan na, so yung mga filter, so ito medyo malinis yung filter. Palagi siguro nalilinisan. So ito, iangat lang natin to. Ayan, tapos ayan, hilahin lang natin. Okay. So kung makikita natin, ayan, kung makikita natin dyan yung mga alikabok, ayan, yung namuuna yung alikabok. So ito yung mga sign na nangailangan na ng linis ng split AC, no? Ayan. So, ito yung linis ng indoor natin, no? So, saan kailangan natin ng gamit? So, kuha tayo ng screwdriver. So, ito po yung gagamitin natin na screwdriver, no? So, gamit tayo ng Phillips screwdriver at saka yung flat screwdriver. Tapos gagamit din po tayo ng wash bag. Ayan. So itong wash bag, makakabili po tayo nito online. At makakabili tayo sa mga refrigeration, air conditioning supply. Ayan. So mura lang yan. No? Tapos ito meron din po ang ginawang plastic pang sahod ng tulo. Tapos meron tayo dito ang pressure washer. At ito po yung timba, no, na nilagyan natin ng gripo para madali maglinis. Pwede rin naman walang timba. Kung meron kayong mahabang hose, ikakabit nyo na lang pong direkta dun sa gripo nyo, no? Ayan. Tapos ito, punta na tayo sa indoor natin ng split. I-check nyo lang muna yung mga tornilyo na tatanggalin. So ayan, ito, ayan, kung paano siya kakalasin. Tapos ito, ayan, tornilyo din yan, no?
So, yan yung mga tatanggalin natin, mga screw, para matanggal natin yung takip ng indoor split AC natin. Okay? Yan, itong mga screw. Tatanggalin lang natin yan. Ito naman, kung makikita natin ito, may takip siya, no? So, angat muna natin yung mga takip. So, pag naangat na yung mga takip, so, andyan yung mga tornillo. Ganyan tayo, tatlong screw. So, tandaan nyo rin, no, yung mga screw, eh, kung saan nyo tinatanggal. Kasi may, kung minsan, yung mga ibang AC, merong mahaba na tornillo, tsaka may mga maiksang tornillo, hindi pare-parehas. So, importante, na kung saan natin tinanggal, doon din natin kakabit. So, tapos, tanggalin din natin tong display natin, remote display, ayan. So ito muna, ayan, tanggalin natin yung takip na yan. Nakita nyo sa likod, meron pang isang screw. So napakadaling tornillo nito, isin na to. Okay. Tanggal na natin yung screw. So, ito. Check lang natin kung paano tanggalin. So, dito lang sa gilid. Ayan. Ayan. Gamit tayo ng flat screwdriver. Ayan. So, para hindi tayo mahirapan, tanggalin natin ito. Cover. Tapos, tanggalin lang natin yung mga nasa likod. Ayan. Ayan, tanggal na natin yung face cover. So, kung makikita nyo, ito, puno nalikabok yan, no? So, ito yung sensor, no? Sa thermostat, ito yung nagsisense kung gaano nakalamig para mag-automatic yung compressor nyo dun sa labas. Okay? Pagkatapos nyan, tingnan nyo kung saan yung daanan na tubig, no, yung drain. So, yung drain nito, ayan.
Ito ang drain hose, no? Ayan, kung makikita nyo. So, mamaya, tatanggalin natin yan pagka naikabit na natin yung pinaka bag natin, no? Yung wash bag. Okay, so una, bago natin ikabit yung wash bag. So, takpan muna natin itong electronic part. So, ito, wala tayo ng plastic. Tapos, ayan, balintan natin. No? Kasi itong parte na to, nandito yung electrical niya, yung kuryente niya. So, pag nabasa, or sa pag-uugas natin, di agad na to yung absorption natin. Maraming masira yung AC natin. No? So, ito, safety natin yan. Tayong tape, lagyan natin ng tape. Sigurado, no? Ayan. Safety natin mabuti, huwag mabasa. Okay? So, pag na-safety na natin, ngayon, ito yung washboard natin. So, yung iba, ito lang ang ginagamit, no? Pero ako nilalagyan ko ng plastic. So, ito lang yan. Sa ilalim. Lang natin yan sa ibabaw at ilalim ng AC para makasigurado tayo na hindi nakakalat yung basa sa room. Ikabit na natin yung wash bag. So, ayan, kung dapat, makita natin, nakalagay siya sa ilalim, no? Para hindi mabasa yung room nyo, no? Nasiguraduhin natin na nasa lahat ng wash bag. Okay. Ganyan lang. Tapos, ang ginagawa ko, para sure, nalagyan ko siya na kotong plastic na ginawa ko, no? Para hindi kumalat ang tubig. So, ganun din. Lagyan natin siya. So, ano yung tubig na sasahod diretso sa hilma. Sabi ko sa inyo, kahit na sina ate at si nanay o si kuya ay kayang gawin, no? Pwede nang gawin ko sa bahay, no? O sa AC nyo. Ayan. So, pag mas safety na natin na okay na lahat na nanasan na ng plastic, ayan. So, ito, sasahod natin yung timba. Yeah. So, kailangan natin ng sasahuran, no? Sasahod natin ng plastic. Nagal pa, makakas yung lahat ng dumi. Okay. Ito natin yung pressure washer natin.
yung pressure washer natin, ay minodify ko to, no? Kasi sira na yung pressure switch niya. So, minodify ko lang para mag-automatic siya. So, ito pong paglilinis na to, ay napakatipid sa tubig, no? Kaysa tubig at saka makatipid din kayo sa pera kasi kayo nang gagawa. Imbis na magbayad kayo sa technician para linisan yung AC nyo. So ito kahit kayo na, kaya nyo na itong gawin. So ito sa akin, gumamit ako ng Karcher na brand. So itong pressure washer natin, K2 lang. Pero yung baril natin, K4. Ayan, minodify ko ngayon. So ito maganda siya, no? Gamitin, malakas. So ito yung baril natin, no? Ngayon, susunod natin gagawin. Bukuha tayo ng tubig. Ayan. So dito makikita nyo yung tubig na nilagay natin eh halos dito na puno yung timba, no? So ito kaya na nang linisin yung split AC natin. So kasi nga gumagamit tayo ng pressure washer. Kaya napakatipid. So, tapos na, so lalagyan natin na ito para matanggal ng COVID. Ayan. Sanitizer lagyan natin. So, kung meron kayong suka, pwede rin. White vinegar, ang tanggal na hangag. So, huwag natin kakalimutan yung hose, yung drain hose, no? Sira na yan. Yan eh, inis po yan din natin ang tubig. Para mabugahan din yung drainage. Tanggal natin. So, tanggalin natin yung pinaka drain hose. Kung makikita niya, tanggal na yung drain hose niya. Okay, so kung matanggal na natin, so then time to umpisa maglinis. So ito, buksan din natin yung gripo. So ito yung pinaka drainage, no? So isplayan din natin yan. So
ayan. So, nalimis na natin yung rubber sheet natin. Ayan, kung makikita na kanina ito, puro ay kabo. Kung mayroon, puro po, tignan, nalimis na, kulay blue na. So, okay na yung pagkakalimis na. So, medyo pa-blue na natin ng kaunti. At, pwede na pinatingin yung kalit yung. Ayan, so pagkatapos natin mabuka, siyempre nilinisin natin, pagkailin natin yung mga galit. So pwede natin ipit yung pressure washer, para ang pinakakul, sa mga pinakakitik natin, ang pinakakulong natin yung mga tubig, kaya yung separate ang pagkakabalik. Yung prep, so linisin nyo lang prep kung madumi, no? Ayan, so ipit natin. Okay, so dito, pagkailin natin yung mga pasagod na pinagin natin, yung bakbak. So ganun, mabalik, pinagin natin. Pinagin natin, kasi. Ayan, kung makikita nyo, ito yung dumi, no? Galing dun sa split AC natin. So napakadumi, araw-araw yun ang nasisinghot natin. So makita nyo, ano? Mga yan, yung itim na yan. So ayan, mga amag yan, no? Molds yan. Lalo kung meron tayong baby o bata sa bahay, so napakasama yung pasal. Ayan, ito yung pinaka-drain hose niya. Kakabit natin, no? Huwag yung kakalimutan. Siguraduhin natin na naayos yung pagkakabit natin. Kasi pag di natin naayos yan ng kabit, magtutulo. Turn on. Ayan, i-fix lang natin yung mga lock. Ayan, okay na. Napakadali lang maglinis, diba? O, ito, makita niyo yung pins niyo. Linis na. Tanggalin natin yung plastic. I-track natin sa electronic board niya. Ganun lang, tapos na yung ating paglilinis ng split AC. So, babalik ko natin yung cover. So, paano natin kung may pura ng binaklas sa pagkakabit. Ikabit na natin itong mga screw, no? Siguraduhin natin na yung kinakabit natin screw para dun sa butas natin. Ganun natin. So ito yung mga haba kanina, tanggal natin dito. Ayan, so huwag natin kalimutan na ibalik yung display ng remote sensor. So mga screw. So, ulit lang natin yung lahat ng tinanggal natin. Ayan. So, okay na. So, tapos.
Okay na siya. So, tapos na yung natin. Cleaning natin ng indoor ng split AC. So, ito eh, sana makatulong sa inyo. Okay, so, sana eh, meron kayong natutunan dito sa paglilinis natin ng indoor ng split AC. So, napakadali nito, no? Kahit na sila nanay at ate, si kuya, eh, pwedeng gawin yan, no? Sa, huwag niyo lang kakalimutan na i-off yung switch tuwing mag-gagawa kayo ng AC, no? Lalo yung mga paglilinis, no? So, dapat i-siguraduhin natin na safe, no? Naka-off yung mga switch. So, tapos na yung paglilinis, on na natin. So, para matesting natin. Ayan, on natin yung switch. Ayan. So, naka-on na. So, ayan. So, marinig nyo, gumana na yung fan. So, lang natin yung swing niya. So, ayan. So, ayan. Manda na yung ano natin. Indoor. So, nalinisan nyo na. So, wala na yung mabahong amoy. At yung mga tulo o kabok, no? Yung putik-putik, yung may amag. So, yan po isang paraan para mawala yung mga yan. So, ito po ay napaka-useful, no? Kung meron kayong split AC. Ayan, so tapos na po tayo sa paglilinis ng indoor ng split AC. So, sana nagustuhan nyo yung topic natin ngayon, no? So, sana natutunan nyo din kung paano maglinis ng split AC na hindi na babaklasin yung indoor. So, napakadali lang, no? Kayang-kayang gawin ni na ate at ni kuya. Ayan, pati si nanay, no? So, simpleng-simple lang. Sa, huwag na huwag nyo lang kakalimutan, tuwing paggagawin nyo yan, i-off nyo po yung switch, no? Siguraduhin po natin nakapatay ang switch. So, okay? So, sana po eh, patuloy nyo suportahan yung aking mga vlogs at videos. Sana huwag nyo pong kalimutan din na mag-subscribe sa aking channel sa Roth AC and Refrigeration Works. At mag-follow din po kayo sa FB natin, sa FB page. Roth AC and Refrigeration Works. Huwag na huwag po ninyong kalimutan yan. So, ito pong video na to ay para sa inyo, para makatulong po sa ating lahat na panatlihing laging malinis yung mga split AC natin, no? So, para iwas sakit, no? Yan po ay malaking bagay na makakatulong para sa health nating lahat. Hanggang sa muli, ito po muli si Roth para sa AC and Refrigeration Works. Hanggang sa ulitin. Bye-bye.